Ako si Jules, 55 years old na sa ngayon. Naalala ko pa ang lahat. Nasa 20 years old ako nang kinuha ko ng aking mga magulang sa ibang bansa. Matagal na kasing nag-migrate ang aking mga magulang sa Netherlands noon. Sanay ako sa hirap ng buhay sa Pinas. Kaya nang nasa Netherlands ako'y nag-adjust. Dahil hindi pala ganun kadali ang buhay sa ibang bansa. Kaya naisipan kong makipag-chat at dito ko din nakilala si Marie. Kaya nang tumagal kami na magka-chat. Nang maisipan ko siyang bisitahin noon sa Pinas, di maiwasan na nagbunga ang lahat. Hindi ko naman pinabayaan ang sustento ng aking mag-ina. At yearly ako umuwi para magbakasyon at para makasama sila. Kumuha ako ng isang lote at doon kami nagpatayo ng aming bahay. Kaya si Marie ang talagang nakabantay sa aming anak na si Jolan. Dahil nga sa ako'y nagtatrabaho sa ibang bansa. Nais ko sana silang kunin sa Netherlands. Kaso, di pumayag si Marie. Mas maganda daw sa Pinas na lang ito. At naging malayo sa akin ang aking anak. Dumaan ang mga araw at taon. Lumaki si Julan. Nagkaisip na palaging sinasabi sa akin ni Marie na mana daw sa akin ang aking anak na si Jolan. Kaya di maiwasan na maging palekero ito hanggang may mabuntis nga ito. At yun na nga, agad nitong pinakasalan ang jowa niyang si Beth. Kaya si Beth, siya ang aking naging manugang. Dahil nga sa ayaw na mawalay ni Marie, si Jolan ay nagpatayo sila sa tabi ng aming bahay. Dahil malaki naman ang aming compound. Nang dumaan ang mga araw, ay nakaipon naman ako sa ibang bansa. Ako'y nakapag-isip ng umuwi na sa Pinas at mag-forgod para makasama ang aking pamilya. Pero naging ilag na sa akin si Jolan. At dahil nasa Pinas na ako, sa bahay na lang ako nag-i-stay. Pero may hardin naman ako sa likuran ng aming bahay. At kahit papaano, si Julan, may trabaho na din ito sa isang kumpanya. Kaya bukod tanging kami lang ni Beth ang naiwan sa amin. Dahil si Marie, nagtitinda ito ng mga alahas. Kaya laging nasa mga kaibigan ito ng araw na yon. Dahil mag-isa lang ako sa bahay, ay aking pinasyalan ang aking apo na si Nico. Normal na sa akin iyon na dinadalaw ito. Kaya nasanay na si Beth. Nandun ako sa kanila. Naabutan ko si Beth sa salas nila. Mag-isa ka yata ngayon, Beth. Asan si Julan? Pa, nagpaalam na isang linggo siya. Mawawala. Dahil sa trabaho nito. Ganun ba? Sana nga trabaho ang pinuntahan doon.
ano po ang ibig ninyong sabihin pa? Ah, wala, wala. Asan nga pala ang apo ko? Diyan pa, tulog siya. Okay, ako na muna. Magbabantay, baka may gagawin ka. Thanks pa. Di pa kasi ako makakilos ng maayos. Buti na lang andyan kayo. Nakabantay kay Nico. Wala yun, Beth. Di ba? Wala ka ng mga magulang? Wala na po since mga 5 taon ako pa. Di po ba nabanggit sa inyo ni Jolan pa? Wala naman siyang masyadong sinasabit na babanggit. Nadinig ko lang kay Marie. Alam mo namang di kami magkasundo ni Jolan. Di ko ba alam sa kanya? Di ko nga makausap ng matino. Ganun po ba pa? Siya nga po pala. Maiwan ko na muna kayo dyan. Kayo na po muna. Magbantay kay Nico pa. Okay lang yun. Ano ka ba? Parang hindi ka naman iba sa akin. Siyempre, apo ko yan. Nang papaalis na si Beth, saka ko ito tinignan papalayo. Sapagkat naawa ako sa kanya. Dahil lingid sa kanyang kaalaman, may ibang babae na naman si Jolan. Di ko naman ito masisi, sapagkat lalaki din ito. Wala namang maipintas kay Beth. Mabait ito. Maganda naman. Maasikaso. Nasa 5'4 ang height nito. Malaking bulas ito na kung sino man makakakita. Perfect talaga ito. Pero di ko naman masaklawan ang isipan ni Jolan. Pinagsasabihan na namin ito ni Marie. Pero parang baliwala lang ang mga sinasabi namin. At paalaala, dito nakikinig, lalo na sa akin. Siguro dahil sa di niya ako nakagisnan noon, binata ito. Dumaan ang mga araw. Sa pagdaan ng mga araw, mas lalo akong napapalapit kay Beth. May mga araw na tuwing pinupuntahan ko ito sa kanila. Dahil nga sa palaging wala si Marie sa bahay, ay nabuhos ang aking atensyon kay Beth at kay Nico nang di ko namamalayan. Nahuhulog at nabubuot, napapahanga na ako sa kanya. Tulad na lang nang binabantayan ko si Nico, nang bigla itong umiyak at kinuha ito ni Beth. Ako'y namalikmata na parabang ako'y inaakit. Nagandahan ako sa kanya. Alam kong mali ang humanga sa manugang ko. Pero di ko alam kung sinasadya yon ni Beth. Pa, ako nang bahala kay Nico. Salamat po pa sa pagbabantay. Okay, Beth. Maiwan ko na muna kayo dyan. May gagawin po ba kayo sa bahay ninyo? Wala naman. Wala pa naman si Mama Marimo. Mamayang gabi pa yon babalik. Kung gusto po ninyo, dito na kayo mananghalian. Pa, magluluto po ako. Di ba? Paborito ninyo ang kare-kare. Thanks, Beth. Di ba ako nakaka-istorbo sa'yo? Hindi naman. Mas mabuti nga na andito kayo sa bahay habang wala si Jolan. Kailan ba siya babalik? Di ko alam. Tinatawagan ko naman ang phone niya. Palaging
out of coverage area. Baka busy yun sa trabaho. Sana nga po, kasi minsan parang may nagbago sa kanya. Palagi na lang siyang nasa labas. Wala nang time sa amin. Ano naman yung napansin mo? Wala pa. Sige, ihahanda ko na muna yung lulutuin ko para sa lunch. Magtapat ka nga sa akin, Beth. Nagtatampo ka ba kay Julan, Beth? Wala pa. Sensya na. Di ko na sana nais sabihan ito, pero no choice. Kasi wala na siyang oras sa akin. I mean, sa amin ni Nico. Ramdam ko ng mga oras na yon kung gaano kabigat ang problema ni Ben. Pero di ko naman masabi ang lahat sa kanya. Nagdadalawang isip ako kung doon nga ako mag-lance sapagkat wala nang atrasa niyon dahil naka-oo na ako na doon mananghalian. Na parabang magandang pagkakataon na kami lang naiwan sa bahay nila. Masaya kong tinulungan si Beth na mag-prefer sa aming lulutuin ng aming tanghalian sa liit ng kanilang kusina. Ay di maiwasan na nasasagi ko ito na nagpapayuwatig pagkatapos ng lunch time. Ay maghapon nga ako sa bahay nila Beth. Alas tres na ng hapon. At pumunta na ito sa kanilang silid na Julan. Habang ako naman ay nanonood ng TV sa kanilang salas. Nang parang may nagdidikta at bumubulong sa aking isipan na sundan ito sa kanilang silid. Nakita ko si Beth na may kinukuha ito sa cabinet. Nang bigla ko itong niyakap. Saka ko ito tinuka. Di man ito nabigla. Bagkos, ako pa ang nabigla. Dahil sa reaksyon ni Beth. Dahil di man lang ako inawat. O itinaboy nito. Beth, uuwi na muna ako. Baka kasi dumating na si Marie sa bahay. Okay, pakibigay na lang yung ulam kay Mama. Pa. Okay, salamat. Bukas uli ha, pasyalan ninyo ako. Ngiti nito. Ngingiti-ngiti na lang ako, sabay kindat dito. Dito naging malaking palaisipan sa akin ang lahat. Ang mga ikinilos ni Beth. Since ng araw na yon, nag-start. Pero di ako pumupunta sa bahay nila pag nasa bahay nila si Julan. Sapagkat nakokonsensya ako. Isang araw, di umuwi ng tuluyan si Julan sa bahay ng kanyang mag-ina dahil sumama ito sa ibang babae. Kaya awang-awa ako kay Beth. Kaya naghiwalay silang dalawa. Dahil nga sa awa ko, ibinahay ko ng tuluyan sila Beth nang di alam ni Marie. Hanggang dumating ang araw, ika nga, walang lihim na di mabubunyag. Nalaman din iyon ni Marie. Sinundan ako nito ng isang araw na dalawin ko silang mag-ina. Kaya doon na nabuko. Sinabi ko din kay Marie ang totoo na naawa ako kila Beth sa pang-iwan ni Julan. Kaya pumayag na din ito. At lalo pa, nang masinsinan ko siyang kinausap at isa pang lihim ang sinabi nito sa akin na si Julan ay
hindi ko talaga ito anak. Masakit sa akin iyon nang aking nalaman sapagkat ninilihim ni Marie ito nang matagal. Kaya pala ganon na lang si Julan sa akin. Dahil alam na nito ang lahat. Kaya bukod tanging ako na lang ang wala pang alam sa aking mga nasa paligid. Nang nagkahiwalay kami ni Marie, ay agad kong pinakasalan si Beth at si Julan. May sarili na din itong pamilya. Pero nang malaman nito ang lahat, natanggap naman niya ang lahat na ako ang sumalo sa iniwan nito. Kaya heto ang aming kwento na di makakalimutan. Hello guys, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Salamat sa pagkikinig at patuloy na pagtangkilik sa ating channel, Lorivel Special Story. At shoutout sa inyong lahat.